Okay, saruhin natin. Kailangan muna natin lutuin yung karne bago natin ihalo yung ibang sahog. Guys, tatalin natin yung ating karne. At ilalagay natin yung ating bawang. Two cloves na bawang. Dalawang sibuyas. Tapos ihalo natin siya, guys. Ngayon guys, lagyan natin yung carrots. Ngayon yung carrots natin guys. Pansit lang. Guys, ang daming kulay. Pag ako gusto kong kumain ng pansit, hindi na talaga ako pumibili sa labas, guys. Talagang itong luto lang ng aking partner yung nahanap-hanap ko. Sa kanya ko lang pinatutunan. Guys, tapatuan natin mga ilang minuto. Okay, check ulit natin. Ngayon, lalagyan naman natin ng seasoning. At isang shrimp cubes. At pamintang dulo. Guys, lagay natin ang ating achwete. At tansya lang na toyo.
oyster sauce. At syempre, huwag natin kakalimutan maglagay ng asin. Wala pa yung pansit ito guys ha. Sakot pa lang ito. Perfect! Nga pala guys, yung paglagay nyo ng asin, tikman nyo na lang guys kung anong alat yung gusto nyo ha. Kayo magtatansya nyo kung anong alat ang gusto nyo. Magdadagdag na tayo ngayon ng tubig. So, naglagay ako ng isang tapo na malaki. Ay, isang baso. Sorry. At, hindi umabot sa kalahati. Yan, yan ang lagay ko tubig ko guys ha. Pakuluan muna. Pakuluan muna natin. Tapan. Ayan tayo tumulog. Siyempre sa ako nakuha kaya na nga. So guys, ito guys yung ating sotanghon. Binabad na po ito sa tubig para madali siyang maluto. Bago po ilagay sa mga ano, yung bago nyo po lutuin, kailangan na ibabad nyo na siya sa tubig guys ha, para madali po siya maluto. So ngayon guys, kumulo na ating pinapakuno, syempre. Pinalagay na natin ating repolyo. Syempre, yung repolyo, kailangan hindi sabay doon sa mga matitigas na gulay kasi yung repolyo, madali po siya ng luto. Baka malata siya pag sinabay doon sa unang mga gulay na matitigas. So, after na ito guys, pag medyo malambot na yung ating repolyo, kailangan tikman nyo muna ha. Kung tama na ba yung alat kasi yung susunod natin dito, ilalagay na natin yung ating pansit. Ilalagay na natin dito yung ating pansit sotanghon. Kaya bago nyo ilagay yun guys, tikman nyo muna kung okay na ba sa inyo yung lasa. Kung gusto nyo umahalat. Okay, takpan muna natin ha. So ngayon guys, pumupuno na naman yung ating linuluto. Huwag nyo kantayin maluto yung repolyo guys bago nyo ilagay yung pansit yun ha. Kasi medyo matatagalan pa. Ay, sotanghon. Estea sotanghon pala. Ngayon, titikman muna natin kung sakto na ba yung lasa ng ating ano, sabaw. Baka maalat eh. So, ngayon, ito naman. Okay naman yung lasa. Hindi na ako magdadagdag ng ano, asin. Or ano mong mga etcetera dyan. Lalagay ko ngayon yung aming pangpansit sotanghon. Inuulit ko guys ha. Ito ay nakababad na siya para madali na siyang maluto. Yan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, please don't forget to like and subscribe para lagi kayong updated sa aking susunod mga video. Pakipindot na rin yung notification bell. Ngayon guys, ayusin natin mag-ano. Nakikita nyo guys, marami pang sabaw no. Maya guys, wala na yan. Ngayon guys, kung nahalo nyo ng maayos, takpan nyo ulit ng ilang minuto. Antayin na lang natin. Mag-alit natin ulit guys. So yun, pwede na na-serve yung ating pansit. So lang ho. Pwede na siyang na-serve guys.
pitong pansit. Yan. Guys, wow. Try nyo to, guys. Perfect to. Ulit-ulitin nyo. Siguradong hindi na kayo bibili sa labas ng lutong pansit. Ito na, guys, yung aking paboritong pansit sotanghon. Ayan. Ayan siya. So, guys, dalawa raw. Para sa akin na yung dalawa na yan. So, subukan ko ubusin yan. So, ayan, guys. Salamat po sa suporta. Please don't forget to like and subscribe po. Pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking susunod na mga videos. Peace.